Hello guys, good day. I'm here ulit, Mindtech PH. And yun guys, is may ituturo ako sa inyo. So ituturo ko sa inyo kung paano mag-screen mirroring gamit ang MXQ Pro. So pag sinabing screen mirroring, yung nakikita sa cellphone is makikita na rin sa TV. So i-convert natin. Magiging screen natin yung television nyo. So napakalubit ito guys, kaya make sure lang na panoorin nyo yung video simula hanggang sa dulo. At huwag kayo mag-skip para masundan nyo yung mga gagawin nating step para sa screen mirroring gamit yung ating MXQ Pro. So guys, huwag na nating patagalin. Simulan na natin pagkatapos ng aking intro. So ayan guys, simulan na natin. Ang una nating gagawin guys is mag-download tayo sa Play Store ng screen mirroring app. So click natin yung Play Store. Then i-search natin guys, screen mirroring. Then yung lalabas dyan is marami. So ang piliin nyo guys is yung pangatlo, yung screen mirroring Miracast for Android to TV. So yan yung pipiliin natin. Yan, screen mirroring Miracast for Android to TV. I-download nyo yan, then i-install. So pag na-install nyo na, punta tayo sa sunod na step. So ayan guys, ang sunod natin gagawin pagkatapos natin ma-download yung screen mirroring app sa Play Store is i-open natin yung TV at yung ating MXQ Pro. So i-open natin. Then pag na-open na, make sure lang na nakakonect yung MXQ Pro sa inyong Wi-Fi. So para makonect yung MXQ Pro sa inyong Wi-Fi, punta kayo sa settings. Yan, click natin yung settings. Okay, then make sure lang na i-on nyo yung Wi-Fi. So ito guys yung Wi-Fi, i-on nyo yan. Then automatic, kung ano yung Wi-Fi nyo dito is lalabas. Then click nyo lang, type nyo yung password. Then okay na yan, connected na. So pag nakakonect na kayo sa Wi-Fi guys, ang susunod natin gagawin, balik tayo sa home. Sunod is punta tayo sa My Apps. So yung My Apps is ito. Yan. Then open natin. So may makikita tayo ditong Wi-Fi display. So punta tayo sa Wi-Fi display. Yan, click natin yan. Then, yan yung lalabas. Wi-Fi display. Tapos nakalagay sa akin, Android 2699. So, ayan guys, sunod natin gagawin is, di ba may na-download na tayo kanina na screen mirroring app? So, ang gagawin natin is, ito yung cellphone. I-connect muna natin yung cellphone sa Wi-Fi din para pare sila nakakonect. Yung MXQ Pro, then yung cellphone. So, i-connect natin sa Wi-Fi. Then, yan, nakakonect na siya. Then, saka natin i-open yung screen mirroring. Pag na-open na natin yung screen mirroring, click natin yung select. Then, automatic may lalabas dyan sa taas. So, ayun. Makikita nyo, guys. Yan, Android 2699. So, yun yung makikita natin sa screen. Diba? Android 2699. So, ngayon ang gagawin natin, guys, is i-click lang natin yan. Tap lang natin. Then, wait natin mag-connect. So, connecting na siya kung makikita nyo. So, antayin lang natin mag-connect. Then, yan. Automatic, yung cellphone ko, na kung anong yung lumalabas sa screen ng cellphone ko, is makikita na rin sa TV. So, may games ako dito, na billiard. So, open natin yung billiard. Then, dito makikita nyo na napakalupit. So, ayan, di ba billiard? So, ito yung cellphone. Di ba dito ako maglalaro? Automatic, makikita mo rin sa screen. At, mas maganda maglaro. Kahit, hindi ka na tumingin dito sa maliit na screen. Sa cellphone, sa TV ka na lang tumingin at dito ka mag-control. So talagang napakalupit dito maglaro. So subukan natin tumira ng isa. So wala, hindi siya pumasok. So ayan guys, napakalupit. Lalo na kung yung nilalaro nyo is mga Mobile Legend. Wala kasi ako nun eh, Mobile Legend. Tsaka yung mga PUBG Mobile. So napakalupit. Isipin nyo yung screen nyo, hindi na kayo magtsatsaga maglaro sa maliit na screen ng inyong cellphone. So pwede nyo na i-connect sa inyong TV. Kung may TV kayo na LED o kahit yung normal TV na CRT TV, basta meron kayong CRT cable. Okay? So dito sa LED, ang kailangan lang is MXQ Pro, ang inyong TV, at ang inyong cellphone. At Wi-Fi connection. Kung wala kayong Wi-Fi, okay lang yung mobile data. Mag-hotspot kayo at i-connect nyo yung MXQ Pro at yung cellphone. So subukan natin magpa-shoot guys. So, ito kasi yung paborito kong nilalaro. Yan, subukan natin. At ayun, shoot siya. So yan guys, napakalupit, di ba? Mas malaki yung screen, mas maganda maglaro, mas nakaka-enjoy. So
Ito yung gawin nyo guys pag gusto nyo maglaro sa inyong TV, gusto nyo malaki yung mapapanood nyo, lalo na sa kung yung laro nyo is mga Mobile Legend, PUBG Mobile, Call of Duty. So napakalupit maglaro dito kasi bukod sa malaki na yung screen para ka naglalaro sa computer at mas pinalaki pa yung screen, di ba? So napakalupit ito guys. At hindi lang sa games ito maganda, kahit sa panonood ng video, panonood ng movies. So magpiplay ka lang sa YouTube. So sample tayo, punta tayo sa YouTube. Dito sa ating cellphone, punta tayo. So ayan, click natin yung YouTube. Then kunyari ito, mute lang natin. Kunyari ito yung papanoorin nyo. Kunyari lang guys ha, kasi ito yung vlog ng aking asawa. So pag plinin nyo siya, automatic makikita rin siya sa TV. So ang gagawin lang natin para mag full screen niya sa TV is i-full screen natin dito sa cellphone. So di ba pag full screen dito sa cellphone, automatic full screen din yan. So di ba guys, kung ano yung lumalabas sa cellphone is lumalabas din dun sa screen ng TV. So di ba napakalupit, lalo na kung pelikula, sobrang ganda manood lalo na pag malaki yung screen. At pwede rin pala to guys sa mga nag-o-online class. So ano ba, nag-o-online class kayo, so para mas ganahan kayo mag-aral, i-ano nyo sa TV para mas makita nyo yung isine-search nyo. At halimbawa may ituturo kayo sa iyong kapatid o sa kamag-anak o mga kaibigan, magtuturo kayo, parang style PowerPoint siya, ipapakita nyo sa kanila sa pamamagitan ng TV habang kinokontrol nyo sa inyong cellphone. So parang PowerPoint style. Pag sa mga games naman, talagang buhay na buhay yung games. Katulad nito, kung makikita nyo sa screen, parang ang sarap maglaro ng bilyar. Kasi nga, napakalaki. Yung bola niya is malaki kumpara sa maliit na screen sa cellphone. Lalo na siguro kung laruin nyo dito yung PUBG Mobile. Napakalupit at napakaganda nun. Kasi yung graphics pa lang nun talagang malinaw. At lalo na kung ang inyong cellphone is hindi naglalag, malaki yung memory, napakaganda maglaro. At kahit naman siguro maliit yung memory, basta yung MXQ Pro nyo is upgraded, hindi siya downgrade. Kasi pag downgrade yung mga memory na mahina, medyo naglalag. So ito sa akin, hindi siya masyado naglalag, so sakto lang. Kaya ayos din gamitin. So kung gusto nyo mag screen mirroring, follow nyo lang yan step by step. At sa ibang cellphone kasi guys, hindi na kailangan ng screen mirroring app. Meron na siyang naka-install na dati. So ayan guys, sana may natutunan kayo sa aking vlog na to. Once again, Mindtech PH. Thank you and God bless all.